Masin o ang naka-experience gin invite sa Ivan Carquillo may bilang ka ba? Okay. Very good. Ano mo na si Juven? Hindi pa rin magkakalap. At yan sa Ivan. Okay, kaya sa kamera ko. Para mapala naman sa Ivan. Dito mo ba't yun man? Sige na, sige na. Based sa akong experience, hindi ako makapagpis na. Ang ilang nagtita sa akin na video ng ulang monika ay kapabayad lang. Magbunyag, sa patay, sa kasal, sa ato ng ikot na may mga nag-offering si Daga. Tapos may bayad. Actually, ako may nakakabi sa bakit. So, kaya nga, kung dahil sumangyalo is, ang ano ba lang, nagreklamo naman kayo dapat yung kasarbo niya ng buha. Ay, free gift man ka. Sige, sumunta lang number one in all. Masa naman katalin na garista, ang amo na ako, pasibol. Oo, pasibol. Sacraments, may bayad. Ano mo lang i-short ka po? Ano pa? Ay sa awan ba lang sa akin sa family ko, pa-college na sila ba yung dahil. Kaso medyo halal yung wala akong simbahan sa ilan. Eh, sa akin na may nag-focus na one hour yung lapit sa ilan. Nagkabal na sa video ka na lang simba ko na lang yung ilan. Sabi na lang yung halal pa ako. Ang iyan ang abud lay ang access. Na-convert. Na-convert din yan. Na-convert. Wala, hindi ko na. Hindi sa ibang family. Ang family yan. Na-convert again. Wala, hindi na-convert. Pag nadula sila sa board, nadula ang pag nadula sa board natin sa ilang. Wala na sila din. Basta nag-join, join lang natin dati. Nagpamasin lang. Balikan ka na ng karoon patanuman ka. Kung ano ang para sa inyo, ano ang possible na reason na ama ka katulik ko nagasayo sa ibang ninyo? Ginatanaw, tadi ang mga difference sa katulik ko mo para makulik ko na nagpapun na amin. Anong religyo na nagkanto sa inyo? Ha? Sino nagkanto? Sa ila? O sa inyo? Sa gym. Sa gym sila na pa. Pero ara ka na katin. Okay. Sige, mamati kami sa inyo. Ano ay hanang possible na ginambal sa 70 Adventists na posible nga makakonvince sa Katoliko na masailo sila ko sa 70 Adventists? Like what? Ano ang imo na batian na hawiran sa pastor man na o sa evangelist man na sa 70 Adventists? Kasi ang simbahan nila na isa namin na ano pa sila sa may hawag ito. Sige lang sa access. Luwan sila, ano pa ang imo nabatian? May arak na nabatian yung example na bigin tuzgo nila na daw mapadli ka naging. Kaya ako personally ah, may arak ko maging tuzgo sa 70 Adventists na mapadli naging ko. Kaya nakabutan sa Bible. Grade ko pa lang kung nag-attend ko sa ilasan una, binbasa nila ang bugna 21.4. Kung di man na yan mo, ang bugna 21.4 nga pagabayluhan niya na ang tanan, wala na si kasakit na matayon. Kung maka, nag-pati mo, yaka namin sila, ay biblikal sila, dito ka nag-pati, nga, oh, namin, wala ko, 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 wala ah, okay, sa mga Kasi nabigay sa grapa at pagkakaiba ng mga tao. Okay. Kada
At sa ano man, sa katumbulan ni Tadoan, sa sabi tayo. At yung mga nag-isari ko dito, nakukonvert nila, kayo muna, nakukonvert yung panlaring, hinatayan nila goods. So, kasi kami isang nag-a. Napangatan sila. Nagawali, tapos wali, may isa ka bilakong. Ah, okay. Groceries. Ay, so, mas damo nila yan na makukuha kung para sa amon. Dahil mas damo, parang yun ang damo ka atensyo nila kung para sa amon. Kasi siyempre, wala kami yung mga sakro niya. Sana papamas. Kadalupan ka na, Aron. Tumalik. Yes. Bag offer sa material things. Yes. Kalabanan namin. Kalisa. Sige. Kalabanan namin sa ginagawa tayo. The way sila mag-approach sa business sa kumalay sa mga pag-tis mo na rin ang sa. Pero, since nagbasa ka ng idea, matagalis ang gabi ni Tinion sa pag-share sa inyo sa puno sa Diyos. Ang mga mostly niya, maging ilan na mag-share sila sa puno sa Diyos. Wala sila sa iba ni Tumasa Imo. Muna, nakita pa namin nila sa mga kapatid ko, patambad di man niya magbata. Muna lang ako na notice na tapos i-invite din nila may babisa. Sabi kami, kadami ng mga oras, huling adlaw. Medyo ka namon na mga babisa. In short, gagamit sila sa Biblia. Gininggan nila ang tawag through the Bible. Sige sis. Wala ko ng hero. Sa akin yung experience, no? May duha ako kakasins na di ka siya ni Cristo, nag-ati sa isa't sinibuba. So one time, akong atis, very active sa isa't sinibuba. Gimpakadto niya iyang mga tao sa balay, kay siyempre, para makuha kami. So ila approach is, hindi kami makasata, istoryahan na natin ang pulong sa Diyos. Kay ang patutuod ng Diyos niya is isa't sinibuba. Sinibuba ang pangalan. So, ang ito, ang isa is Division Cristo. So, gitawagan ako sa phone na kung pwede ako mag-attend sa ilang convention, kay may speaker silang mag-aabot na the true religion is Division Cristo, hindi Catholic. No? So, ang akong motibahan, that's why na damo ang Catholic ko, no? Actually, hindi lang isa, dua, tatlo, meaning damo, no? Na nag-transfer sa iba na religion ay dahil kita ng mga Katoliko kulang ito sa pagbibalo kung ano ang doktrina sa ating sinasabi. Lack of knowledge sa doktrina sa Catholicism. Ako na nanotis sa mga kaya ko kami sa to. Nung di ako ka taong tulsi na kasi na-interpret na isang kaya ko magbasa, may pag-uho pa na. Ang nanotis ko lang, kung sila magkuhan, huwag sila lang mga umbawa sa mga imingin natin, huwag hindi na ginakontray na. No? Siguro, sa talagang yung hindi na, kung masunod na ka mo, kay sa Mormon sabi, daw, kung huwag ilang kay kay Mises, siguro na pag-uho ko, kay nakasimba na lang ako, tapos daw kinangpisan na ako, inaman na ang mga imingin ko sa salamat. Mga galing ay kay si Mesa yung madala. So wala yun, wala yun. Hindi na nanotice ko nga po ay siya na nag-atake sa ato ng mga pan. Pero pag once na nakasulog na sa iya, sa ila, sila ako nila ngayon. So, mga strategy, ginagamit nila ba strategy? Unaan ay kung mag-comforting. Sa lesson, kastiguho ko na nila rin. Oo, mga nakakal sila. Next, kaya nila ka. Ang ako iyang ginakasama isa kaluwayi na magkasalanan nyo. Ang ilang binigin mo, binapanggather na ang mga kapataan sa kalagangay ng mga muna. Tapos, ginatawa ka ng naka-service, pati lang sa mga church, ang sana worship wala ko sa mga sayon. Tapos, makalang kakalakanta, gawaliwali. Kaya ginigin mo, nandang kapakagat, ipitawag mo lang
mga bata. May pakaon. Mm. Then yun, bray, ikaw wala nga yung isip bata. Kaya ka siya ba, kayo doon na sa magturo. Kaya it's because wala nga sa pagkaon ka. So, malang isa ko nga nakita, kung baga lang may kapalit, wala nga masipa, karanda, may kapalit. Tapos, ang ikanawa ko yung counter, ang sa Baptist naman. So, ang una na ay, actually, hindi ko magaliturro, may makatan siya lang ang simbahan. May migab lang ako, sa mga sa ililo. Pasitive lang pa. Pero bugay, ay, kung nilang may anong Baptist ko lang ang naghahabal sa iyang ano nga matin ba sa lang, ano lang ang service ko lang. Ngayon naman ang bigas ko, gusto mong malagaw ka, ma-attend natin ka lang ang handa, wala kang makabuti ko lang. Ngayon, invite na lang ako, sino't magkakon eh? Kung ninihin mo ko din ang datuya, kung may bako sa nang invite na katuloy ko, ito ba ang lahat yung green mapping? Wala, una, in-introduce ka ng danay. Tapos pa, kailangan, from Cassie, sa Broadway pa, dito ko ba ang mga... Ginagamit nila ang Epeso 2 hot sauce, abod ba katigun ka na ilimpin naman sa mayong buhat? Oo, natin. Ali, ang akong experience, bago ko nagsunod din sa Divine Mercy, may ako na ang dinalapitan sa Bible, hindi siya Catholic, Baptist. So, kung may mga question ako about church, about Bible, about Catholic. Ito ko sa iya kay... Pastor. Okay. Siya ganyan ang nag-ano sa akong, kikita niya ang struggle ko ba sa previous ko. So, hindi ko nang asta nga, nakakat ko kudiri, nag-serve kudiri, siguro ang nagpaayad sa ako, abuman niya nag-offer sa ako ng ibang religion, pero sample it, hindi siya nag-disto na sila nakaayos. Ako ginaisip pa ba eh, pag-iwi mo lang ang Bible. Kasi kabalo akong Bible is gawa ng katuloy kong mga pari. Yung iba diba kahit yung kama dyan sa atin, sa atin, sa atin. Ang nagpaayag sa akin, despite all sa wabaw, nagpaayag sa akin. Last year, parang na-add ako doon sa isang social media na punto for punto na akala ko katulad ko. Pero yung gasunod ito is mga Muslim. Punto for punto, pro per base? Punto per base? Sandali. Diyan sa isang punto per punto. Okay. Oo, dali. Saka po kayo, ako ang nag-alisin dito. Nakabutang video sa ilang mga videos, punto for punto, pag-ipanood din sa punto for punto sa YouTube na sa kaibad Miguel Albong. Tapos, gin-add nila ako, no? And then, ang ilang mga style dito is nag-down Catholic system sila. Nag-prayer din sila. Diba din, no? Nag-prayer din sila. And then, may mga... may panigilang pagbuwak sila na about mga sa ating gina style. And then, nag-inobra nila, pag na-add ka na nila, nag-send sila message sa inyo. Oo, tapos nag-obra sila GC. So, obra sila GC. Tapos, ginag-request sila na mag-add on sa person. So, ginobra ko, gin-add on ko siya without, ano na,
without any asking ko ano ang status ng pag-adhon ko sa imo, no? So ako ya, pag sa ako din nag-adhon ng GC kami. Pag GC, tanggap i din admin din ano na nila ako parang ako naman I'm so excited kasi I thought na kay Brother Lim Del Taribong na napunto ko punto na live. So pag-open ko, may nag ano start na kita prayer. Dapat na kami online ano na. Start na kami prayer. So ang ako kasi, ang observation ko about prayer, kita mga Katolik, ang the beginning of the prayer, the sign of the cross to be alert. No? Ang mga ginatandaan nato, wala siya ng sign of the cross, nagdiretso sa prayer. Dito ang dito ako nag-doubt na, ay siguro ano to, ibang religion to. Inano lang nila yung punto. Tapos, after na ng meeting, yung babae na nag-add sa ako, ni-question ko siya. Sino ko sa iya, ay Katolik. Tapos sabi niya sa akin, yes, ay Katolik. So, maawa na ako na sa iyo, Katolik. Sabi ko sa iya. So, sila niya, wala kang nila sa iyo, Katolik. So, nag-lip-tay ako sa group. Hindi siya, wala ako ng follow-up sa iyo. So, then later, na-found out ko na lang na nag-aibig na siya sa ako, na makalim siya sa Katolik. Because of that GC? Kasi, ito na continuous. Kasi, every night habit, bago akong magtulog, after work na ako. Kasi puro lang ako dito. Binasa ako sa ilang page. Sa ilang page, ang the opposite gula talaga. Sample, si Noah. Si David, mga mga tao. Si... Marami doon. Tapos, yung ano, so, tam there, parang nag-confuse ako, ano ba? Tapos, siguro na, baka nabiyo ko pinamati, hindi ko kamat, ya, na, sino ang nauna, yung Katolik ba, o yung Muslim? Ayun, so parang, yung naisip kasi during that time, yung Muslim? Agwa ako nagsugid sa ila, wala din ako nagsugid, so, atong time, ignore lang ako. So, ang suspect mo, they are Muslims? Actually, Muslims sila. Actually, oh, okay, okay, ikat kita ha. Kasi, kung legit ka ng punto-punto supporters, dapat mabalaan na ang legit ng punto-punto supporters, may arat sila nga Latin Rosary. And isa ako sa arat dira sa Latin Rosary niya na. At ako ang nag-align sa Latin Rosary. So, kung gusto nyo na magpabilong sa punto-punto Latin Rosary, ang bala nyo lang ko kay para na, hindi na ako magtalang pa sa ibang na DC. And correction, punto por punto is of Father Darwin Gitiano. Pero si ano na, in collaboration kay Brother Wendell. Ang pinakauna nga may channel si Brother Wendell Talibong. Before kay Father Darwin. So punto por punto. So sumunga mo na. So basta mo na, dahil mo sumunga nagatuhaw, nagatumangkot sa live, nga naaman ko no, amo ini ang ginapangpo sa punto por punto in which hindi iyas legit nga punto por punto. That's why gahambal kami, hindi na yamon. Hindi amo na, hindi kami na. So hindi did ka mo magpati na yun pag may nakabutang nga punto por punto. First thing himuon nyo, verify. I-verify nyo gid kung legit sila. Are they Catholic? No, are they legit punto por punto? May isa pa gina. Ang isa ka Facebook sa punto por punto, hindi ko matingala na ha. Ang sobra 100,000 followers sa Facebook, hindi na naiya subong sa punto por punto. Damo ito sa nag-apos, yung line ron, hindi na naiya. Tandaan mo na, ang legit na punto por punto, Faith and Morals sa Facebook page. Sa YouTube channel, Reverend Father Darwin Gitgano, punto por punto. Amo na mga legit. So hindi ko magkanto sa iban. Kay ina ng iban niya, ginagamit na nila ang punto por punto para nga maka-earn. At para makakuha sa iba nila nga followers. Yes. So, dito, pagbasa ko nga ito, Karun yung night, may tayo nabing nga iskola ko, hindi natin na ako. Para sa ako, sabi niya, ignore ko naman siya, hindi naman ako. Parang lately, parang ganda na ako yung hype. Nga, siya, huwag ako bapati kay Lord. Gusto rin pa ba ako sa buhay? During that time, may mga wedding na. So, sa 3 days na nung niya, sir, 3 days na siya. Ginabayo sa
pare ang hostas, wala na kong dapat. Di ba question na bit ko, kaman ako hindi ni sakto, nagatabo sa ako. Kaman ako sa tanan-tanan ba naman na buhay na ako nagsunod sa ibang religion? Tapos yun, maayan ka. So parang, paano? Paano? Paano ko madipinsahan ang ako kaugalingon na... Hey, Nasis, paano nag-abot sa point nga wala ka nagapati sa transubstantiation na gina-perform sa pare? Ano ang aralin sa mind mo nga aman hindi ka naman pati? From Jesus Christ, pakatapos sa aton. Kasi parang, nag-light ako doon sa, kanin kay, dati pa din ako doon na question, kanin kay San Pedro. Yes. Tapos eh, di ba, wala akong nakikita yung dalawang ito, yung Pope. The unbroken succession? Oo, succession. Oo. Hanggang ngayon, wala ka pa nakita yung unbroken succession? May nakita naman ako doon, pero may access ka? Do you have access sa mga libraries? Okay, kung ara ka makita, find New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. You will see, tukod ang Katoliko. Kaya ang Katoliko, gintukod ni Kristo, 287. 287. Legit nga ang Katoliko, gintukod ni Kristo. Kaya, guys, pila kami ni Mrs. Mo. Nalibay ko kay Aman, gintagaan ko ni Lord. Kami nga duwas ang opportunity nga makaispila. Nakita ko ang library. So, nakita ko ang... Encyclopedia na. New Book of Knowledge. Wow, encyclopedia. Binbukad ko, binpakita ko ang Roman Catholic Church. An unbroken succession of St. Peter down to the present Pope. Sa page 27, makita nila, Jesus Christ is the founder of the Roman Catholic Church. Wala na sa iban. So, amo ina ang rason nga aman nga hindi kita pwede matuntun nila. Kaya naman, natin gusto nyo kong mabalaan. Galit yung problema amo ni. May mga iba nga ngayon, wala namang napati sa history. Diba? Once nga naman sila, hindi kayo pati sa history. Biblia lang kita. Ako nga pinaka, isa lang hindi ako kamangkot ko sila. Kung Biblia lang, amuli, sabto mo kamangkot ko, hindi ka maglikaw ha. Okay. Kung Biblia lang yung ginapatian, diin mo mabasa sa Bible, nga aman gimutanan ang Bible sa chapter and verse. Pag magbasa niyo, oo mo ini, may kinabutan. Okay. Nabasa dira nga amo na ang rason nga dimutan na sa chapter and verse. Mabasa. Balik na sa okay. Tumot kini uma sa bat. Next question ko. Dili mo naman mabasa sa Bible, sino ang nagbutang sa chapter and verse sa Bible? Dira na nagdalain ang nagapangwali-wali sa bus. Mabasa na nagapangwali-wali sa bus ang nagbutang sa chapter and verse si Josue and si Juan. Na nabidyo ato sa akong asawa. Kasi ko, kung siwa si Siwan, hindi mo ba sa Bible? Nanaog sa wala si Mingla Pakita. Kinaglawan sa mga pasaya ko. So mula hindi ka mong patung ko sa nagambar, o mo, gagamit sila sa Bible, tama na sila. Hindi na namin. Ang Bible, natundo man niya sa Bogot, so marato. Read the history book. Well, as though na, yung ita tayo naman, Hindi ko alam. Daudet ka gyapon sa kinabayaw? Hindi na. Okay. Nga, hindi na ako daudet. Sometime nga daw, mag dinatulong ko ako sa Diyas, wala na ako kapati. Kasi nag-struggle ako, halinig ko sa simbahan, makatos sa akong work. Kasi katrabaho ako, alam ko sa mind, diba? Imposible na ako, no, wala ang ginuho. Si mga nagtawag mo nila, si Ala ang ginagawa. Ako po, imposible naman ako niya. Hindi ako lagi naman ako. Kasi minaisip ko, wala akong kapatid kay Jesus Christ eh. So, ano sa akong is the apostles. Nakatangisyon ako pa ito na realize ko ang the 12 apostles. Kasi kung friend na ito, kumapati ang mga friend, dalawa o tatlo, masunod sila sa ilang friend. Pero kay Jesus Christ, sabi,
busi ang nagpakamatay sa iya. Tapos sa sana, tawag ko si iya, hawala sa akin, kunsiin ang mga apostolis ginlobong at ano na church. Ang walang pero may argumento sa punto po punto. Pwede ko yung kasabay. Sige. So, sa linggo, nagtawag sa akin, siguro mga lunch time, after mass, nagtawag sa akin, sis, sabi niya, ang religion galing na lang una is hindi ka pwede. Sabi niya sa akin. Ano naman ba na? Tapos sis, wala na kuya ba tayo sa holy, sa clear na sa imo nga ang ginabayaw nga ostya pag ginkonsagrana nagtransubstance na siya but sinungon si Kristo na siya literal body in God actually dili pa ako nga dili pa ako nga pagtuog before na nangyari yon dili na ako pati pero kaso lang parang may simple ba eh sa tanan ba naman na natutunan ko sa pulong sa inyo o tapos biglang may nag Kung natabo, in 1 Corinthians 11:23, sining nga di, kay ginbaton ko, halin sa Ginoo, ang pagtulunan, naging paalinton ko man sa inyo. Nga si Ginoong Isus, sanggap ingagin tugyan siya, nagkuha sang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, nagpamihak-pihak sini, kag nagsiling. Ini amo ang akon lawas para sa inyo. Imuanin niyo ini para sa akon gumanan. Sa umang nga bagay, ikuha niya ang kupa sa tapos ang panihapon, kagad siling. Ini, na kupa, among bagong matasugtanan, maging siliwahan sa akong dugo, sa inyo pag-inom sini, himuha ninyo ini sa akong handumanan. Do this in memory of me. Think of this. Sino ang nagapadayon sini? Yes. Ibig naman kita, aglipayan ang nagapadayon man, pro kamangkot. Trace back in the history. Gregorio Aglipay, amo ang nag-umpisa sa Aglipayan. Siya ang pinakauna nga obispo, pero siya hindi obispo sa Katoliko, kundi siya ordinaryo lamang nga pare. Ordinaryo lamang nga pare si Gregorio Aglipay, na naging obispo mauna sa Aglipayan. Okay? Bisa na walang tapagin mo, harap pagin iba, may mga sila pagbaton sa lawas sa Duhon ni Cristo, pero amuna, i-connect yung daton, diin kitang pinakaligit, ang pinakayunik. Naman, dire mismo sa unang Korinto 11:27, si San Pablo nagambal dire nga, o si saan yung kagalingon before kumang baton. Sino ang nagakonpisar? Antes magbaton sa kalawat para maging siguro nga ang atong pagbaton yung Kristo worthy kita. Tandali ko. Na, di ba lang? So, hindi na pwede madaya o hindi na mag-broke ang kamatuoran that the Catholic Church is the church nga nag-continue sa ginhambal ni Kristo. And the Catholic Church is a real apostolic church. That's why may four marks kita. Anong four marks sa Katoliko? We are one holy, Catholic, apostolic church. So one, isa lang kita yan, isa lang nagkukuha yung simbahan. One, holy. Holy, di ba? Kaya naman ang basing nabalik Kristo. Ama, ipakabalaan na sila. No? Paagi si Imupulong. Imupulong, amuha na ipakabalaan. Then, Catholic, ang Marikisto, nakagamos sa bukos ng kalibutan. Sa ibang tala, ang may marita, bukos ng kalibutan means universal. Catholic, yun na siya, Catholicos ng Griego. Then,
apostolic, among ina sa apostolic succession. Nga ang atong naging ginatuhan, halin pa kay San Pedro, pakadto kay Pope Francis. That's why hindi kita magbulag sa authority. Amo na ang balgani sa Second Samuel, it's better to obey, no? Obedience is greater than sacrifice. So ma-obey kita, bisan pa mag-udlay. Muna ka may araw nga naghambal sa akong, Brad, ano man ang ginubrasang antiki, unfair? Sinipon, that's not unfair. Kaya nga, authority nilang obispo, they need to obey their bishop. So muna ang pinaka the best. Okay? Ano na lang, at least, reminders para ganun ba mangyari din sa inyong viewer na ganun din hindi ka mo magtanong talaga Tinangnangin ang ilag na strategy, mga gwapo, mga gwapa, pinag natubang sa inyo. Totoo din na yan. Kaya muna kita ng gawang strategy nila, ama, kaysa imo, gwapo or gwapa, may practice mo upod ka git. Okay, ako pag yung madugang no, experience na sa ano. Mostly, sa mga ginakantuan sa mga pamuligyon, pag dinakonvince ka din, kung wala kang makilala sa inyong Paris Priest. Oh. Ipamangkot nila una. Nami kita ko pamangkot. Ano kasi ninyo Paris Priest? Ano ko diba? Kasi ninyo Paris Priest? Effective? Oo. Oh, okay. Wala pwede yung kinisang convince sa ibang religyo? Oo, oh, pwede mo sa makilala. Ano ninyo Paris Priest? Sino Paris Priest? Tama ko ngayon niya. Dapat ang nakuna, kilala na ako na itong Paris Priest. Once hindi natin kilala, kung sila yung may posibilidad dito yung mga Italian. Pero sino nga nang kipalan niyo? O, di ba? Ang pare ng Paris Priest. Ah, okay. So, amo na lang iliwat ang ta. Sino ang pare sa inyong kapatiya? Siguro na, ito sa part, no? Sa akin, hindi ba natin na mag-blame? Just a conversation. Hindi natin siguro mag-blame ba't ang mga among sila sa ila? Nawala sila kay iba, no? Tayo mismo man atong pare na pagkukulang. Dapat kasi sa mas, nagpapakilala atong pare ako si? Ay, kay Paris, nagpapakilala ay nasa sa mas. Kay iba nga wala. Dahil kay Wede Silumba. Iba nga wala. Tama-tama na kita yung Mario. Sorry, at idea ko ito. Before makasulod ang pare sa inyong mga parokya, may tarpulin. Unless they do not know how to read. May tarpulin. And unless they do not go to church and worship. Diba? Yes, yes. Agree ako. The tarpulin is not indeed 7 years or 5 years. Oh. 1 week lang ang religion. Diba? Yeah. So how about nagsimba sila after 1 week? Ang pari walang napakilala during mass. So, diba? Ay, hindi sila aware sa yung pagkumpari sa mass. Kaya rin yung gusto. Papasok mo din yung communication is over. Yeah, yeah. So muna, kung naman sa lesson ang punto ni sister sa lesson, kung may arak yata hindi natin maintindihan o hindi natin makilala abing kung sino ng pare nga na, it's better to us. No? Muna gani, kung magkento ko sa isang lugar, hindi mo kilala ang Paris Priest, kung ano mo magkitaon, sino diri ang sekretary. Yes. Ay, kung makilala mo sekretary, kilala mo kita ng Paris Priest. Sa ako naman niya, sa experience ako, no, namanggahalin ang koneko sa ibang reunion, no, sa main tabla, dahil sa magpamangkot ko, mamangkot kami sa katikista lang, no? Kung wala na ako, wow, sa apologetic. Na, eh, paano sa makasabat? Ay, kung di makadto ka na lang sa iban, kung kay kumpare, magpamangkot ka mo, busy man, hindi ko man makita. Igan ka pa. Kamu na ka. That's why ang dapat, ay nasadyo sa ganit sa mong pare,
kurba na kung legit. Ito mga katikes, magbuwa. Kaya ang ihatubo ang samo niya. Kaya nang sabarang ko, mga prayers, give lang mga basic tricks. Oo, bro. Sige. That's why I approach Brother Dwayne. Ano ang mali mo sa apologetics about the catechist? Kasi ako pumasok na kumain sa catechist. Not really na maging catechist lang, kundi ko ko eh, no? But ang problema kasi ara ang pride. Ara ang pride. Sa amon na, pwede din may usupation sa amon. Ang mga catechist lang, dito ang pride, hindi sila mag-accept sa ibang pagtulungan. Yun ang observation ko. So, ang sabi ko kay Brad Wayne, mag-speaker siguro na may mag-movement, yung mga apologetics, na mag-align ang pagturo sa katikista pag-apologetics. Kahit, for example, sa Amon, for example na, sign of the cross, dito tayo na tumalaya at sa mga apologetics. Umpisa tayo ng Quran dito, yan natama din sa ating heart, ang sakalan sa kanan. So, kung hindi magturo ako, yan mo ang ginagamit ko, kaya muna ako ginasunod. Ano lang tama para sa ako, no? Pero wala ako naghahambal na sa laan din. Wala akong hambal. Kasi mga pari, man, kita na nagagamit ko. Wala akong gahambal. Wala akong tradition na nagatugdol sa atin. Tradition nila. Tradition, actually wala siyang sarap. Both of them are correct. Yes, correct. But pagdating sa katikista, pag magturo ka mo sila, ulit-ulit kanila, ay, salari mo na tudlo. See? Wala sila nagpamangkot, why ka nagtudlo sa kanya sila? Ikaw din ang lasing na pa. So, ang nakita ni Bala, kung alin mo yung pati ang dalaga, nang paros 20 ka na yan, sabat, pwede ka man mabala. Sis, pwede nga mamangkot ako to alay. Siyempre, para bala, may ano ka, mabalik pa ako dito. Ako, Abiya, sometimes na batian ko po, daw mo mong balak-balak, ay amun ni Gali. Kaya siyempre, manami man ang experience ko sa baptism. So, this time, hindi sila matuod yan ang simbahan. Oo, manami ang ilang kung paano sila yung mag-convince sa katakas. Ay, mga wala gapati sa apologetics. Amun ni Abiyo, may salak ba na konsepto? Anong salak na konsepto? Pag naghambal abi apologetics para sa iba nabi, di ba? Which is very, very, very wrong. No? Hindi, ya di ba? Ang priority sa apologetics. Ang priority sa na is para ipaintindi ang teaching, doctrine, dogma sa simbahan sa mga Katoliko. Na, kahit hindi Katoliko ang gusto mamangkot, pwede sabton sa apologetics. Not a priority ang pag-debate. Less priority na yan. So, kaya nagkakulugan, hindi ka tayo mag-depensa. So, hindi natin pag, kamo nabi, hindi natin mga sides ng iba, ang mga katikista na, hindi po ako sa apologetics. Especially pare, gamba na gaginawa, sa plaza, amo na nag-observahan nila. No? Kasi sa, may mga salawayan mo sa apologetics. Oo, oh, naman sa hindi. May mga matig, aman yung isang apologetics, wala ka pa matig, it correction. Bisan nga, sala na sila, chapto mo sila. Which is wrong man sa diapon. Dapat ang healthy apologetics na ginatawag, na drive out sa humility. Dapat ubos kita sa authority. Kisa mo man among, nga man nga hindi sa aton ang mga katikista, ibang mga parokya, tungkol may nakita, guro sa aton, nabas, ay, tikalon man na. Bugalon man na. Hindi ba? Ay, sino na sa man? Hindi mo mura mo part sa pagsaysay, sa pagtadlong, sa salangan, ibagi na, hindi mo kami nabuhat. Ang punto nila ako din eh, kung ginambalan mo na siya sa isakto, matamabi sa paghambal, sa salangan niya ginahambal, important yung ginahambal mo yun. Yes, that's it. Kaya mo naman ba ganito, mga ba niya, physical capacity, wala. Responsibilidad na ito, ng pagtudlo sa isakto. Dahil kung makapag din. So, kung wala na ito sila ginambalan, sa maliili lang ako nung gawin, hindi pa na ito. Pero actually, sa meto sa mga balan ng time, so nag-post lang ako sa Facebook status ko, sa pita ko daw na pata sa laang pagpapasin sa pamayis, ang pera ko sa sisigil.
kasi patanda ko ito, ano pa nga, lalo alagad ang superstition, no? Si 21-16, 21-17. Isa ka tips para mamuy, alam mo guys ang ginatawag ng mga superstitions. Itok gra, tagay isang level yun na ng pagtok sa mga pamuliin. Kaya kung style siya na, may kalipan na natin akong ginatok gra about sa kung mga kapatid ng tao, sa mga kapatid nila, nag-discuss ko na sila. Pero hindi ba ito akong tok, kagitaga ko space ang pamahiliin ng pagkakitati nga na nagahalad ka kung bawal mo tamtos, bawal mo saon. Pero kung hindi hatagan sa mga para may chindi ang pagkakitati. Mario, kung may bayad, na nag-question sa kita nga kapo nga to, kung dapat free. Actually, free ni, wala ni bayad. No, wala ni bayad, ni mga sakramento ni free ni. Wala ta ni ginabayaran, kay blessing ni, gracia ni. Ang ginabayaran, tagre ang ethical, ang balanda ni, ang ining ano, kamo niya to yung binabayaran ang kabudlay hindi niya ang mga sakramento na kami nabayaran sa mga sagong ng lubog sa mga blessing no, kaya mga patiles hindi na free ginabakal na ay simbahan tanga din pigado man ay sa Amerika na free kuya wala kuya suficiente kuya ay tanak niya libre na nagdati mo katulik niya sa buhay sabi free tanan. May kasal kaya bunyag lubong free, kaya wala kaya bayad. Kaya simpli sa presente sila sa finances. Kaya kita dari atong pari, kasalig lang sa ano kayong mga pigas. Kaya sa way, bayad sila. Aman niya, taga na akong idea, kami friend ako sa US. Ang reason nga aman nga mga free to tanan sa ilang, just because ang ilang na taxes ginakwaan na dito para sa simbahan. May paragid sa simbahan. And then let's all correct kay aman kalabanan ginagamit na sa Muslim born again Baptist tanang ibang reliyon nga hambal nila sakramento nyo may bayad bunya kasal lubong may bayad which is wrong kung maghamba sila sa aton kamo kutunta kabalo ka kung ano ang aransel makuta nyo kabalo ka kung ano ang aransel ang aransel amo na siya ang parta nga makuha sa bunyag sa kasal, na amo na siyang aransel naton. Aransel ang tawag sina, hindi na siya bayad sa sacrament. Ang aransel diin nagkakato. Dapat amo na yung mamamutol. Hindi yung sacrament na ginabayaran kundi aransel. Anong butin yun? Kurente, ang sekretary, ginasilduhan, mga utilities, mga ginagamit na, ginagamitan sa kwarta. Aransel ang tawag, ang term na ginagamit. Amo na, kung magkamba sila na ginabayaran natin sa sacrament, mangkutong yung kabalo ka kung ano ang aransel. May one time sa live namon, may nagambal nga, tanong kung ginabayaran, ako nga siya nga di papilit sa mangkot. Ano ang aransel? Kabalo ka? Why di sa kasama sa santa ko sa program? Kaya nga man, sa sabto niya, kung silingon, dapat intindihan mo aransel hindi bayad sa sakramento. Ang aransel, bayad niya para sa makinanglanon, hindi sa sakramento. Sakrament cannot be sell, no? Hindi pwede mo sa mabaligya, cannot be buy. Nga man, ano ang matabo kung baklon mo ang sakrament? Sacrilege. Na, huling na yan mo, wala, ano na yan. Once na baklon mo ang sakrament, dumduman nyo ang, hindi na sacrilege na mahulugan siya na, simony. Diba? Ang simony yung ginatawag, inang, ang grace, ang blessing, di ba lang, Roberto kay Amarisan, ang banyanis ni Simon, na Madikero kay Pablo, bo, baklong ko mana, baklong ko mana, yung mga katawag sa sayawa mo, sa imuni, dira din naghalin ang pagbakal sa mga balaan, sa imuni, na, mahulog na, kung baklong ang grasya sa Diyos, sa imuni ang tawag sila. Oh. Next. Medyo ka na ako. Sige, bro. Kundi, kasi hirabi no, magaling na.
ang 10% dapat dapat ng tigil. Ah, 10%. Ah, 10% din. Hindi kita. Kapila ka ba? Kapila ka ba? Kabisis ka ba? Na nakatay. Ay, kasama lang. Kasal. Isa pa na ikaw. Niya. Isa na kabisis. Oh, sabi ko bro, okay na. Pero sila ya, 19%. Well, actually, it's not a monkey. Wait, 10%? Ah, no, no, no. 5,000 sa Katoliko, kwarta mo lima kapiso, pwede na. Di ba? Kung isa, wala pa. Simba ka lang, batong ka na. Wala ka na, tuhatan. Pero kung dito sa ila, inanglan kung 20,000 sulbo mo, kada simba mo, may ara ka 2,000 na idubot sila. Or 500 pesos kada simba na. Naman na gamit, ang ilang kaluwasan niya may bayad. Ang ato niya, libre. Problema sa ato, libre ng kaluwasan ta, wala ka pa ginakuha. Diba? Simple mo na kaluwasan ta mo, have faith and do good works. Sila ya, have faith and put your 10% sa ilang ha, tights. Kung muna, maluwas ka na yan. Ang personally ko nga, tights kasi, ang ilang na informis. Kita yung magkakasya. Pasang ka. From the heart. Ang muna yung basang Bible. Gina-require kita yan sa simbahan. Mahatag ka din yan. Mahatag ka din yan. Pero kung ihatag mo ang basa Bible, ang muna ini. Gani ang tag sa tag sa 9 verse 7. Ang tag sa tag sa maghatag sulo sa iyan na pag... Napatod nga ihatag, hindi nga may kanilin, ukon tungod kay katungdanan niya ini. Hindi obligasyon, hindi obligatory. Okay? Kay ang Diyos nagahigugma sa naghahatag, simbali pa yun. Kung maghatag ka sa 100%, pwede. 20%, 50%, bahala ka sa tawid mo. Basta ang ihatag mo, bukod sa imo nga ugma. No, ini kay naghahatag ay tinigun bakal patada ko. Bunda da, morta ay religious responsibility na tawgon hindi from the heart. It's not from the from your heart. Obligatory lang ya. Religious obligation mo sa. Ato ba lang na pilitan ka lang sa pagkakas. Ato nga nagpamoktok na dito to ang naghahatag sa mga. Kag wala na pulos yung pagkakas kung naghahatag ka nga may heart. Say mo, kag nagagaw may gahawin nga sa inyo. O may paula ka na lang nag-atag sa nag-ano ka? Dapat nag-atag ka! Kasi actually, ang ginatag mo palang galing, nag-sobra lang sa tulad mo eh. At namin pagtaling nga ano. Kaya kung mabasagan mo nga nag-atag ka, na malipayon ka, ang blessing nag-aabot pag sa imo, mas malipayon ka pag inyo mag-atag pag ikarni. No, ginano ka pa rin siya, ginakumbinsin doon hindi mag-atag pa rin. Kung kaya actually, hindi ba na imo eh. Hindi na share mo lang ginatag sa Jesus mo. May alam ka pa rin mong may kalanggiran sa Jesus dira nga sa naghahatag. Sa kamagalanon nga naghahatag sa iya, pinakatako. At sa isa katawo nga naghahatag sing duwa ka sa Jesus. In support, amo na yung basaw natin sa binuhatan, 20 pero siguro 31. Gani, magbantay ka mo
kat hindi ninyo pagkalimti nga madamo nga dire-diretso ara gali no tapang pende Game pakita ko sa inyo ang tanan nga bagay sa tanan nga bagay nga paagi sa tudo nga pagpagamudlay dapat kita magbulig sa mga maluya kag aton dumdumon ang ginsiling sa aton Ginoong Hesus. May labi nga kalipay ang paghatag sang sa pagbaton. It's more blessed to give than to receive. Kaya nga man, the more you give, the more yung blessing nga nag-abot sa inyo. That's why nga kung ma-ano ng blessing, the more to give, ginag-dog kung gusto nga lang ang mag-atag. Pag it, na wala ka nga kung gusto nga, gakalipay nga nga mag-share. So, balik ka din. Okay, number two. Dupro, actually, yung tanan, yung nakasulat din eh. Mga possible na. Possible lang yun eh, tungod. Ano nga, be, ng lakot na, eh, niyo. Eh, sa, ang number one din nga reason, doon sa natunan, sa tubo brother dyan, kay nagapamangkot, sabi kita, no, sa mga wrong people. Kaya, siyempre, oh, hindi tamang access ang bari. Wala man, wow, ang, ano, ang katikista. So, din kita mamangkot, kundi sa may, ano, ang problema lang abis aton, ano, mag-inan na problema, matamal kita, magtuon sa kultilya. E kung nagatuon kita yan, mabala natin ang itong doktrina. Diba? Okay. Kung wala kita nagawa, kung may naibaluan kita sa ating mga doktrina, naroon sa itong simbahan, tanan ng ating ginain mo, kung tunaan natin, nagkasoyari kita doon, dapat tunaan natin, tunay na kita mamangkot sa iban. Kung mamangkot, may question ni kita, mamangkot kita sa mga authority na dapat sa kapwa natin makatuloy. Kung nagani, ang bali ni Brother Gwen Chikyomi na yung example sa Pepsi, kag sa Coco, kung din ang manami, tubla firme, kung din ang ano, na mamangkot ka sa manager sa Pepsi, din manami. Siyempre, mo kaya, ano, kay pakalain niyang isa. Nakalaman, di ba manyara din mga nakapag kita sa 10%. Oh, pero ginautol din na sampan. Ang person na ginautol sa mga pan. Tapos, at ang mga pan, ginapanghatag pa rin na. Masalta sa malaki ang stress. Siling din sa malaki ang stress. Una ang tapang pagbasa ang paghatag sa 10% sa Kisa 9. Nabalik nila kami sa number 1. Oo. Dalha ang tanan ninyo ng mga ikapulo sa akong templo. Agod may madamo ng pagkaon sa akong balay. Tilawin ninyo ako kag makita ninyo nga akong abrihan ang mga manggad sa langit. Kag iula ko sa inyo, singbugana ang maayong mga butang. Amo na nga gratis sa 10%. Kay grabe bugana kita pa ba? Talaga. Malaki stress, yes. Okay. Ipadayon ta? Okay. Padayon. Hindi ko pag ipataon ang inyong mga patubas sa mga sapat-sapat. Kag padamuon ko ang mga bunga sa inyong mga patubas. Dayon ang mga katawhan sa tanan nga kapungsuran magatawag sa akong bulahan kay ang inyong duta mangin maayo sa duog nga pagapuy-an. Ano na lang na i-jump na nito sa last. Okay. Kaya ano na lang, may ano man ito japon na ito pariyo na sa mga para maghatag sa 10%. Pero, that's why the hatag sila 10%. Pero amo ni, ang unang-una nabasa ang templo, natuntas sa diin gin require ang 10%. Balikan nato, i-contextualize nato. Ang pagbasa sa Bible, hindi lang nakistika sa verse 10. Contextualize, balik unta sa verse 1. Malakas 3 verse 1. Ang Ginoong nga makagagahom nagsabat, magapadala ako sa akon manong balita nga mag-aaman sang dalan para sa akon. Dayon, sa hinali, ang Ginoo nga inyong ginapangita mag-aabot sa iyang templo, ang manong balita nga inyong ginahandom nga makita
mag-aabot ka magbantala sa akon kasugtanan. Okay. Sa size kita. Ares, sa size kita. Ako, amo ang Ginoo, kag wala ako nagabaylo, gani, kamo nga mga kaliwat ni Jacob. Wala pa mawala sing bukos. Pamangkot, sino ang mga kaliwat ni Jacob? Kita? No. Ang ginahambal dire, sila amo ang mga Israelinhon. Kung basahon natin ang Genesis, sino si Jacob? Si Israel. Ang mga Israelinhon ang ginatumod sa sulat ng ini. Nga sa Malakias 3. No. Motilingon, hindi ini para sa Kristiyano. Wala din sugo ang Kristiyano nga maghatag sa iya 10%. Pero ang Kristiyano, sa una, sa ikaduwang Korinto 9:7, pwede maghatag sa iya 50%, 20%, even your 100%. As long as comes from your heart. So, hindi yan para sa mga Kristiyano ang Malakias. Kung gamitan kami nila sa Malakias naton, hindi man yan para sa Kristiyano. Para na sa mga Hudyo, sa mga Israelinhon. Muto na to sa ang number one, mga rasol. Ito nga, nagalit kita sa ibang kapwa na kung magkatuloy ko sa ibang reliyon tungod kay nagapamangkot si Tabi sa wrong person sa ibang nga sikta. Kaya muna yung mga iba no, wala access, iba wala knowledge, sila kita sa pamangkutan, kaya sila ito na sugata. So ang pinaka ano lang da, ang pinaka punto lang gira na dapat mabalaan natin nga itong doktrina bilang mga katuliko. So bilang mga ginikanan, ubigas naman natin sa kabataan at tuduan sila ng mga nagpapamulos kita, ng mga nagasinaba kita. Tananas nga ang doktrina sa katuliko, ituduan natin sila sa mga may pa para pagtakot nila, may knowledge na sila. Nung nangani ay kita ganyan padala, sa opisina man natin sa trabaho, na itong din makita ay padala ni Lord, ituduan natin ang atong galingan natunan, hindi lang para sa atong kaugalingan at sa panimalay natin. Sa mga tao na nasugatan natin, i-ano ko dyan natin, i-share. No? Eh, madamot kita sinidapat dapat ko, bro. Madamot ko, hindi wala kabalo. No, sa kapwa lang natin, isang mag-start kita sa kapwa lang natin, mga katulik yan. Damo ko dyan. No? Isang sa mga pamahigin lang gani. Sa balawag nito, damo ko dyan, brother, dyan, no? That's why ginakod na. Ano gano'n, pwede yung ka number ko nga rason? Wala, nagpamatid sa mga kapatid. Ang rot sa to, nga mga nagkanto ka sa iban o naglain ang imo aging kanto ang ipamangkutan, ang pinakarot sa to sa matuod sila, ang imo ang pure curiosity. Man, nagbasa ka Bible, no, out of your curiosity, kita ka sa munog sabat sa ginabasa mga Bible. So mo to ang rason nga man nagkanto ka sa iban, sa lain nga tawo. No, lain imo gid pamangkutan. Out of your curiosity. May ginapahibalo sa ato ng Biblia na kung ikaw curious with regard sa kabubuton sang Diyos, ibala natin ang Biblia ginapahiwatig sa atin kung ano ang kabubuton sang Diyos mo, may ara sa imuda nga hindi clear. Pero, kung nandoon man natin, ang Bible na mismo may ginatudlo sa atin na may dapat kita palapitan. Kung hindi ito yung sa pastor sa ibang reliyon, kundi, kung nandoon natin ang Malakias 2, versikulo 7, amo ini dapat natin nga palakutan o katuan kung hindi kita kaintindi sa atong ginabasa. Areo 27. Katungdanan sa mga pare, mo katungdanan, yung obligasyon din nila ni. Katungdanan sa mga pare, ang pagtudlo sa matuod na pagkilala sa Diyos. Ang mga tao dapat mag-adto sa ila sa pag-ibalo sa akon ang buton. Kay sila amo ang mga manugbalita sa Ginoo nga makagagahom. Kung hindi clear, kinadiscuss man nila, 12 years ang inespila sa pagkapare, dito ka tayo mamangkot. Ay, suplado, bradamon pare. Ay, kung pag-interes ang pare, inisuplado, gawag matapare. Diba? Kung ayaw may hirinan, gusto maraming paraan. Ay, kung wala ko martan, hindi ako kumbaga.
Ay, hindi man sa para sa kalimutan lang. Okay. Ano man sa Balak, yes, do siete. Hindi, Neng. Ano ka? Over ka sa masalakyan. Bala, bawal ka to mo. Paano, may kung mamakot ka sa ibal na pare, naghambalot ka sa parokyan yun? Oo, para. Dahil, itatoy mo, pare. Sabi ko sa'yo, eh. Sabi ko na sa bata ang parokya. Parang na kaya. So, sorry. Hindi ka na yung mga hulong na parusbe. Binsukladuhan ka sa iyong mga parokya. Dahil, isubing mo. Hindi ka na yung makasalangan. Siyempre, isubing mo nga doon ang huling attitude sa mga mga pare. Okay. Actually, experience na naman ay. Nag-ano ginabasang pare? Kilala na mo na sa among gidman asa. Amo na basang pare. Hindi na sa matinay. Ba, ano lang sa niya? Amo gidman asa niya. Sige lang kay mamiting kami kay itap ko lang sa. Amo na ginambal. Kilala ay sila mo. Amo na gani kung ara nga hindi approachable. Kadto ka moya sa approachable. No? Kahit may pare nga wala man knowledge sa bisan worldview. Wala knowledge sa food distinct. Kaya lagi man, bisan mamakot ka, sabi mo gano'n eh, mag-mission kami ni Brother Dwayne, may pare na nag-asip mo. Oo. Nag-aguwa, oo. Nag-apamati, ito kung kusog jeans. Nag-asip mo. Kuko sa likod. May intindihan ka man sila, kailangan ilang porte. Kailangan mo lang porte natin. Kitaya, ang porte natin is to study into evangelize, pag isang projectics, kilaya, na, liturgy ang ginang porte. Kung ano mag-perform sa misa, pero hindi tanan. Tapos may friend kami, ya. Before siya nagparo, ya, kabalo na sa madaan ko na nung simbahan katoliko. Gamon na ko siya na-learn, ganit siya. So, pare na sa subong. So, marinig tanan mo, pare. Kung managalit kong miara na hindi nga pare, siguro mas maayo una pang amuyuan ka sa parang sa kanman ni Ray Mario, gatikmo. Basta sa pila kanda, matikmo ko na. Mabasa ka sa pila kanda, ikaw na mismo nang basa ito na, gatikmo ka sa. Mas kaya si Brother Arthur, kaya ay nalang nga pare daw nauyak ulit lang ang matabawan niya. Friends na, Mr. Vina. Panuyak sila mga. Understood. In a version. Kura Mario. Ano nang pamalasig na ng pag-arot? Antes magkanto sa iba niya rin yun, antes magkanto sa iba nga dapat mo para makutanon niya rin yun kung ano itong datay ang atol niya. Ay, ngayon ko sa pagkulang ka gani, hindi ka nag-ins, hindi ka tubig sa pag-arot. Ang atol na yun, so inangalan tagi ako ng English. Hindi na naman kanto sa iba niya rin yun, hasta hindi ka sigurado nga naman ata maayo ang atol niya. Thank you, sir. No choice, tay. Sabi mas kutata. Anak ka pa, ma. Sige, number two. Muna na. Sige, number two, bro. Ano ka, number two? Reason? Ano ka, yata, number two, Marisan? Wala nagapamati sang maayo. Na, wala nagapamati sang maayo. Ano ang kinaiba sa wala nagapamati sa wala nagapamati sang maayo? Inihan. Sa diri, ay, kung wala sila nag-participate. Ano ang kinaiba sa wala nagapamati sa maayo sa wala nagapamati? Oh, sige. Ang wala nagapamati sa maayo, sa mga maayo na bagay, wala siya nagapamati. Tapos malain nagapamati siya. Ang isa, wala nagapamati maayo. Ano ba? Wala nagapamati sa maayo, ang wala nagapamati. Ang wala nagapamati, biskan balaan niya ang insyakto, wala sa jabon kapamati. Mga maalam na mo, hindi ito malalang